Hello guys, this is Donna, isang guro sa mababang paaralan ng Dr. Josepe Rizal sa lungsod ng Dasmariñas. Gusto ko sana ibida sa inyo ang aming paaralan. Mababang paaralan ng Dr. Josepe Rizal, isa sa pinakamatagal ng paaralan sa lungsod ng Dasmariñas, isinunod sa pangalan ng ating pambansang bayani. Nang magsimula ang pandemya, isa ito sa naging tahimik na sangay sa komunidad. Iilan na lang ang mga buro na dito'y nagpupunta. Dahil bawal lumabas ang mga tao, napabayaan din ang mga lupa na dati pa'y pwede namang gawing taniman. Naiwang nakatiwangwang ang mga lupa. Pero dahil sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ng kapaligiran, nagsimula ng mabuhay ang mga taniman. Siyempre pa, ang aming ipinagmamalaking gulayan sa paaralan. Sa pamumuno ng aming coordinator sa gulayan sa paaralan, at ilang mga stakeholders katulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, katulong iba pang mga guro at mga magulang, sumigla at nagkaroon ng buhay ang mga halaman. Halika, bisitahin natin ang gulayan sa paaralan. Guys, this is Sir Bronzy Sergio, ang coordinator ng gulayan sa ating paaralan. Sir, anong masasabi mo na maganda na yung garden mo ngayon? Ako'y unang-una lubos ako nagpapasalamat sa ating principal sa napaka-supportive niyang pamamalakad. Lalong-lalo na ngayon, binigyan niya ako ng isang makakatuwang dito sa garden. Hindi lamang financial, kundi pati sa labor support. Maraming mga gulay ang ngayon ay matatagpuan sa gulayan sa paaralan. Lettuce, pechay, labanos, sitaw, mostasa, talong, papaya, lemongrass, malunggay, kamatis at iba pa. Aba, malapit na yata makumpleto ang mga gulay sa bahay kubo. Ang mga gulay na ito ay kailangan upang maging malakas ang ating immune system at patuloy na malabanan ang ngayon ay nasa tabi-tabi lang na COVID-19. Sir, yung mga seeds niya dito, saan nanggagaling, sir? Yung iba, ma'am, ay produce dito sa garden. Kapag mayroong mga nagiging mature na bunga, kinukuha ko yung buto. At yung iba, ma'am, ay donate ng mga parents, stakeholders. Sino, sir, yung katulong niya dito sa garden, sir? Ang katulong ko ngayon ay walang iba kundi si Edibert Dagil, ang bagong assigned na utility dito sa school. Sir, marami naman tayong ma-harvest na gulay dyan. Last week, marami akong na-harvest na pechay at saka mustasa. And then, meron siguro by next week, marami tayong ma-harvest na lettuce. Ang pechay halimbawa, nakakatulong itong pampayat dahil ang isang tasa nito ay wala pang 13 calories at mahibla, kaya madaling makabusog. Low-carb vegetable ito kung kaya pwedeng kainin hanggang gusto mo nang hindi mag-aalala na tumaba. Sitaw. Ang sitaw o green beans ay kilala na punong-puno ng nutrients kung saan makakakuha ka rin ng sapat na vitamins at minerals na nakaka-reduce ng risk sa heart disease, colon cancer, diabetes at harmful radicals sa katawan. Ang malunggay o moringa oleifera sa siyentipikong pangalan ay maaring magbigay ng hindi mabilang na mga benepisyo sa kalusugan. Iilan lamang yan sa mga gulay na matatagpuan sa ating gulayan sa paaralan. Anong ginagawa niyo, sir? Ay, dinodurog ko yung cow manure, puyutain ng baka. Ano pong gagawin niyo sa mga tain ng baka? Ito sa mga napili kong fertilizer, organic fertilizer na ilalagay sa mga tanim kong vegetable. Sa organic fertilizer lang ba ginagamit niyo para sa inyong mga halaman? Karamihan talaga, organic fertilizer sa mahal ng mga fertilizer na nabibili. Kung gustong magtipid, hindi mga ganito na lang kasi ito libre lang naman eh. Yung pulutin mo lang, tapos gaganituhin mo, ganun din naman, magandang resulta. Gamit na tayo ng organic para tipid. Sir, after na matadtad niyo po yan, anong gagawin niyo dyan? Diretso na ba siyang ilalagay sa mga puno ng mga halaman? Dati po, pagka nadurog na ito, ihahalo natin sa malapit sa puno ng mga tanim na halaman. Kasama ng
100% ba yan, sir, ay mamumunga na magandang iyong mga tanim? Ayun, kailangan din ng, para tao din kasi ang halaman eh. Kapag walang complete vitamins, medyo mahina ang katawan. Kaya ito, sa experience namin, pag naglagay ka talaga ng ganito at inalagaan mo ang halaman mo, maganda din ang bungang ibibigay sa'yo. Pero sir, gumagamit din po ba kayo ng iba pa mga fertilizer sa halaman? Dati gumagamit ako, kaya lang dahil sa patas-patas ang presyo, medyo nagbawas ako. Mas gusto ko ganito na lang, mas mura kasi, tapos effective naman. Katulad ng mga dahon, nabubulok. Maganda rin yan, mga balat ng saging. Maganda rin pampabunga yan. So, kailangan natin talaga mag-adjust ngayon sa panahon natin na napakahirap ng buhay. Ano pong kasiyahan ay dudulot sa inyo ng paghalaman? Una, pag naghalaman ka, di ba naman, kinakain natin ang bunga. Masaya, kasarili ka ng aanihin. Hindi ka na kailangan bumili sa palengke na ang mahal naman ang bawat kilo ngayon ng mga gulay. Samantalang ito, hindi naman talaga, sabi nga, konting panahon lang naman ang ilalaan mo dito sa garden. At least may garden ka. Kung sakaling mamunga sila, yun ang nakatuwa. Parang tanggal stress na rin. Hello po, this is Ate Girlie, ang parent leader ng 4P sa Barangay San Esteban. Ate Girlie, anong masasabi mo na may maganda na kayong garden dito sa paaralan? Ako po ay nagpapasalamat sa pantawid kasi po kahit papaano po mapapakinabangan po namin ng aming mga pinanim sa tulong po ng mga kasama ko kahit papaano. Na makakapag-harvest na rin po kami ng aming mga kailangan tulong sa bahay. Sana marami pang stakeholders ang mag-imbes, mag-donate sa ating paaralan upang lahat ng bakanting lupa mapagtaniman. Naging malusog na ang ating katawan, aba, nakatulong pa tayo sa kalikasan. Muli, si Teacher Donna po ito sa susunod ulit. Please like, share, and subscribe. Hit the bell for more videos!